Kamusta kayo mga kapirata? Welcome back sa ating channel. Sa video natin ngayon ay pag-uusapan natin ang summary ng One Piece Chapter 1001 na pinamagatang The Monster Battle of Onigashima. Pero bago yun, huwag niyong kalimutang i-like at i-share yung ating video. Mag-subscribe na din kayo at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating uploads. Dahil napakalaking tulong ng inyong subscription sa ating channel. Also, consider subscribing na din sa aking second channel na Emperor PH. Maraming salamat! Base pa lang sa title ng upcoming chapter, matinding bakbakan na agad ang bubungad sa atin. Laban na talaga namang pinakahihintay ng lahat ay magsisimula na. Kung hindi ako nagkakamali, almost 100 chapters na yung lumipas bago tayo umabot dito sa labanan na ito. To be exact, 90 chapters ang hinintay natin bago dumating sa point na ito. Wala lang, sobrang dami din kasing nangyari talaga last year. Anyway, basahin na nga natin ngayon yung summary ng chapter. Ipapakita sa atin ang magiging reaksyon ni Kaido matapos ngang makadamage si Luffy sa kanya. Kasi nga sa last chapter, mabilis na nakasuntok si Luffy sa Emperor na talaga namang umepektibo. Matapos ngang makita ni Zoro yung ginawang atake ni Luffy, nag-comment ito na iyon pala yung haki na kanyang sinasanay kasama yung Old Wano Kunigay, which is itandang Yogoro. Base sa reaksyon ni Zoro na ito, we can safely assume na hindi pa marunong gumamit ng Ryu si Zoro, kasi nga niwala siyang ideya na iyon pala yung sinasanay ni Luffy noon. Siguro ang mangyayari sa gitna ng laban, matututunan ni Zoro yon, which I highly think na hindi ganun kaposible mangyari. Pero tignan natin kung ano yung tinatago ni Zoro sa mga bago niyang attack. Sa kabilang banda, hindi lang si Zoro ang nagulat sa ginawa ni Luffy. Tulad nga nung prediction ko, hindi matutuwa si Kid sa ginawa ni Luffy na iyon kasi nga nagmumukhang sinapawan siya nito. Hindi niya din alam ang tungkol sa Haki o Ryu ng Wano Country at hindi nga din siya makapaniwala na mayroong suntok na atake ang makakadamage kay Kaido. Remember, si Kaido ay sinasabing may katawan na sobrang tibay na kahit anong sandata o atake ay walang makakapenetrate maliban sa mga katana ni Oden. Kaya base dito, malinaw na ahead si Luffy kaysa sa mga kasama niya na supernova. Kasi siya lang yung nag-iisang may alam gumamit ng Ryu sa kanilang limang supernova dito sa ngayon. Pagkatapos, nakapag-isip-isip nga si Kaido saglit. Naalala niya, na one hit niya lang naman noon si Luffy sa Okobori Town ng isang hampas lang ng kanyang Thunder Bagua. Pero somehow, nakasuntok nga ito sa kanya na nagdulot pa ng damage. Hindi makapaniwala si Kaido dito. Nasa napakaiksing panahon lang, biglang lumakas si Luffy at ayon pa sa kanya, bilang lang sa mundo ang may kayang lumaban sa kanya. Dito, papasok yung mga tanong-tanungan na kumakalat sa One Piece community na ayon sa ibang fans, imposibleng makalaban si Luffy sa mga emperor ng ilang linggo o buwan pa lang ang lumilipas. Sabi pa nga nung iba, kailangan pa nga daw ng pangalawang time skip para lumakas ulit lalo si Luffy. Well, mukhang narinig ni Oda yung mga hinaing ng ibang viewers, kaya ginawa niya yung Ryu bilang technique na napaka-effective sa mga halimaw na emperor at hindi na nga kakailanganin yung panibagong time skip. Kumbaga, iyon na yung technique na worth 2 years of training. Pero anyway, isa ka ba sa mga gusto ng isa pang time skip para lumakas yung Straw Hats? Share mo naman yung opinion mo about dito sa comment section. Balik na tayo. Habang tinitignan nga ni Kaido si Luffy, nakikita niya yung anino ni na Roger, Whitebeard, Oden at Rax. Pero hindi makikita in details yung anino ni Rax di Sebek. Siguro nakita ni Kaido kay Luffy na ito ay halos kapantay lang nung apat na legendary pirates noon sa old era. O kaya naman nakikita ni Kaido kay Luffy yung mga tao na kayang tumapat sa kanya o lumaban sa kanya. Remember na si Rax di Sebek ay isang marahas at malupit na kapitan. Kaya hindi nalalayo na naglalaban sila sa barko at ganun din si Whitebeard. Ano pa man doon, mukhang indicator nga ito na malalaman natin sa next chapter o sa mga future chapters pa yung backstory ni Kaido. After noon, hindi na nagsayang pa ng oras si Kaido at inatake niya ulit si Luffy ng Raimei Hake o Thunder Bagua sa English. Yung atake na ginawa niya nga kay Luffy noon. However, this time gumamit si Luffy ng future sight at nakita niya yung galaw ni Kaido. Pero somehow nagawang i-alter ni Kaido yung future sa sobrang bilis nitong gumalaw.
eh nagawa pa din niyang madaplisan si Luffy. Imagine sa laking katawan ni Kaido, eh sobrang bilis pa din niya. Duguan nga si Luffy dito at pinuri pa siya ni Kaido dahil nga sa pag-ilag nito sa kanyang atake. Habang sa kabila eh kumikilos na pala si Big Mom at inatake niya nga si Luffy ng atake na kung tawagin ay Heavenly Fire bago pa ito makabangon ulit. Pero syempre kikilos dito yung malupit niyang first mate at hinati nga ni Zoro si Prometheus gamit yung atake na mula pa kay Kinemon, ang Kitsune Biryu Homurasaki o sa English ay Foxfire Sword Style Flame Destination. At sabi ni Zoro eh ninakaw niya yung style na iyon kay Kinemon. Kung matatandaan nyo sa prediction video ko, nakakailanganin nila si Brook para labanan si Big Mom dahil kaya niya ngang mahiwa yung mga homies nito. Pero mukhang hindi na ganun yung magiging case dahil kaya na pala ni Zoro gawin yon. Bago pa makatakas yung dalawa eh sumugod ulit si Kaido para atakihin si Luffy. Pero pumasok sa eksena si Law at gamit yung shambles eh niligtas niya nga si Luffy papalapit sa kanya. Dito eh nagalit nga si Law dahil parang ang lumalabas na eh sunod-sunura na siya kay Luffy. Yung pagligtas niya kanila Kinemon ay intention niya pero hindi niya gusto yung nangyayari. Well, tulad nga nung pinaulit-ulit ko dati eh nagmumukhang ang subordinate ni Luffy si Law at ayon nga sa sinabi niya dito kay Luffy eh naiinis nga siya doon. Kaya yung regarding naman sa pagligtas ni Luffy sa buhay ni Law noong Dressrosa Arc eh nandun pa din naman yung value nun. Pero tulad nga nung sinabi ko dati, eh rival pa din sila. Kaya hindi makakapayag si Law na uutos-utusan lang siya ni Luffy. And gumatong pa nga si Eustace Kid dito at inasar si Law na siya ay tauhan na lang ni Luffy. Pero wala nga siyang pake kung yung mga lower level people ay magkampihan pa. Kasi nga para sa kanya, siya pa din yung pinakamalakas. At dito na pumasok yung comedy scene na sinasabi sa spoilers. Umatake ulit si Big Mom ng tinawag na Heavenly Bonbon, kung saan bumuga ng tatlong bola ng apoy si Prometheus papunta sa tatlong supernova captains. At sinabi ni Luffy na kung sino yung unang matamaan noong mga bolang apoy, eh siya yung lower level guy. Sabi ni Law at Kid, eh wala silang pakialam sa laro na naiisip ni Luffy. Pero noong malapit na yung mga bolang apoy, eh biglang ang nag-ilagan yung tatlo. At makikita natin yung mga nakakatawang reaksyon nila dito. Abangan nyo na lang sa release nung chapter kung sino yung tinamaan. After noon, eh nagseryoso na si Zoro. Sinuot niya yung kanyang bandana. Kung hindi ako nagkakamali, eh ngayon niya na lang ulit ginawa yun simula noong post time skip. Pakitama na lang ako sa comment section. At sabi nga ni Zoro kay Killer, eh huwag siyang maging sagabal sa kanya sabay banggit ng pangalan ni Kamazo. Tulad nga nung prediction ko, eh naalala nga ni Zoro dito si Killer dahil sa kanyang tawa. Then habang nire-ready ni Killer yung kanyang armas na kung tawagin ay Punisher, eh sinabi niya nga kay Zoro na kung ito yung kanyang mga armas na gamit noong naglaban sila, eh baka patay na nga si Zoro. Pero ito namang si Zoro eh hindi nagpatalo. Sinabi niya na kahit ano pang armas ni Killer yung gamit niya, ang resulta ay hindi magbabago. Siya pa din sa huli yung mananalo. Well, what a savage reply, diba? Sabay karipas ng dalawa papalapit at atake nga kay Kaido. Si Zoro ay ginamit yung kanyang technique na kung tawagin ay Rengoku Onigiri o Demon Slash Purgatory. Yung same attack na ginamit niya kay Killer noon. At si Killer naman ay ginamit yung kanyang technique na Zanshu Claw o sa English ay Beheading Claw. Bagamat yung damage na nagawa nila kay Kaido ay hindi ganun kalaki, na manage pa din nilang saktan ito. Napangiti nga si Kaido at pinuri yung dalawa. Sabi ni Zoro eh kailangan pa niyang i-release yung kapangyarihan ng Enma. Sa tingin ko eh hindi pa talaga kontrolado ni Zoro yung Enma hanggang ngayon. Kaya hindi na ako magugulat kung magkakaproblema siya nang dahil sa Enma. Pagkatapos eh yung tatlong kapitan naman ang sabay-sabay na umatake kay Kaido. Dito eh pinigilan pa ni Kaido si Big Mom na sumali kasi gusto niya makita yung full power nung tatlo. Si Luffy ay ginamit yung kanyang Gomu Gomu no King Kong Gun, same attack nung ginawa niya kay Kaido noon sa Okobori Town. And si Law naman ay ginamit yung technique niya na Tact para ibagsak ang mga malalaking bato kay Kaido. At si Kid naman ay ginamit yung kanyang technique na kung tawagin ay Punk Raten, Punk Vice. Mas upgraded version nung Punk Raten na ginamit niya kay Apu. Dito eh bumuo nga siya ng isang metal monster robot na may ulo ng isang bungo. At pinompyang nga niya yung mukha ni Kaido
gamit yung dalawang metal arms nito. Habang si Big Mom ay tumatawa sa itaas ay ginamit niya yung kanyang espada na si Napoleon at pinaapoy ito. Sabay biglang si Kaido ay lumabas sa mga bato na nakatabon sa kanya mula sa mga atake ng tatlong kapitan nang parang wala namang nangyari. Ang dalawang emperor ay nakakatakot na hinarap yung limang supernova sa double spread na page ng chapter. Sabi ni Kaido na nakakalungkot mang papatay niya yung limang bata eh wala siyang magagawa. At pagkatapos nga daw nung lahat ng ito eh kukunin niya nga yung pirate crew ng bawat pirate crew nila, ang kanilang mga kayamanan pati yung kanilang mga poneglyphs na hawak. At dagdag pa niya kung sino yung matirang matagumpay sa laban na ito, siya yung pinakanalalapit na sa pagiging pirate king. At yan nga yung summary ng chapter 1001. Huwag kayong mag-alala dahil summary pa lang naman yan. Mas madami pang i-offer yung legit chapter kapag nirelease na sa atin. Sobrang excited na ako makita yung mga halimaw na techniques na ginamit nung limang supernova dito. At syempre gusto ko din makita yung reaction nung mga emperor habang sila ay inaatake ng mga young generation of pirates. Kasi base dito parang walang epekto sa kanila, diba? Pero anyway, yan nga yung ating video ngayon. Kung mayroon kayong opinion sa ating video ay share nyo lang sa comment section. Dito ko natatapusin yung ating video. Maraming salamat sa panonood, mga kapirata. Paalam!